Pagsasabihan na lang at hindi na ikukulong ng Senate Impeachment Court ang private prosecutor na si Attorney Vitaliano Aguirre II. Ipinakontempt ng Senado si Aguirre dahil nagtakip ito ng tenga habang pinapagalitan ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang prosecution noong nakaraang linggo. Tinanggap na ring ebidensya ng korte ang mga bank record ni Chief Justice Renato Corona na nauna nang tinutulan ng mga defense lawyer. Para naman mapabilis ang trial, iminungkahi ni Presiding Judge Senator Juan Ponce Enrile na pahabain ang oras ng paglilitis. May report si Tina Panganiban Perez. Umaga pa lang kanina, naka-empake na ang mga gamit ni Attorney Vitaliano Aguirre. Handa na raw sana siya makulong sakaling ito maging parusa sa kanya ng Senate Impeachment Court matapos siyang i-contempt dahil sa pagtatakip ng tenga habang nagsasalita si Senator Judge Miriam Defensor Santiago. Good grief! That is contempt of court! I did it in the name of decency, fairness, and justice. Hindi porque magaling ka, you have to show off your intelligence, your knowledge. Hindi ganun eh. Kahit anong galing mo, kung hindi naman maganda ang pag-uugali mo, wala ka rin. You're nothing. Ang anak ni Aguirre na si Attorney Andrew, nakabantay naman sa Senado. Kasama niya ang ilang kababata ni Aguirre na mga nakasuot na mga t-shirt na may litrato ni Aguirreng nakatakipan tenga. Nasaktan daw si Andrew sa nangyari sa ama. Kung sa ordinaryong korte raw nangyari ang paninermo ni Senator Santiago, pwede raw itong ireklamo sa Korte Suprema. Kitang-kita naman po na linabag niya po yung judicial ethics. Kung nangyari to sa ordinaryong trial court, you could petition the Supreme Court. Ang parusa kay Aguirre, pinag-usapan sa caucus sa mga senador kanina. At ang desisyon? Although there is evidence of an act that may be considered contemptuous of the court, would that impose a penalty with respect to loss of freedom on Attorney Aguirre, but simply to admonish him to be more careful henceforth with his conduct as a member of the prosecution panel. I think it will be better to do it that way in order not to create any further friction in the course of the trial as well as to quiet the issue already. Puta ko, nagpapasalamat sa mga kay Senate President Enrile na alam kong fair. I do not deserve any penalty sapagkat I am the victim in this situation. Kaya mabuti rin po naman at siguro nakikita nila yung ganun. Tanggap naman daw ni Santiago ang naging desisyon sa caucus dahil humingi na raw ng tawad si Aguirre. Gayunman, may patutsada pa rin siya sa abogado. That Apple lawyer really had to be taught a lesson because he went there for the purpose of publicizing and exposing himself. He had a little prepared speech and it was completely defiant. That's the best way to send a judge to the funeral parlor. Pinaliit din ni Santiago ang bilang ng mga taga-suporta ni Aguirre na nagpunta sa Senado. I must say that I was underwhelmed. I was elected by millions of Filipinos in the May 2010 elections, so I'm not likely to be impressed by about 50 people. Nang humarap sa media si Santiago, nahihilo raw siya at 140/90 daw ang kanyang blood pressure, kaya biro niya. If I fall dead, just tell the hospital that I'm donating all my organs to that lawyer who apparently needs them. Samantala, na pagdesisyonan din sa caucus na ibasura ang motion to suppress illegally obtained evidence ng depensa para maalis sa records ng impeachment court ang lahat ng tungkol sa bank accounts ng Chief Justice. Ibig sabihin, tatanggapin ng impeachment court ang lahat ng ebidensyang konektado sa bank accounts ni Corona. There's no question that this alleged bank deposit account numbers exist.
And if the release was done by private parties, this would not be covered by the constitutional exclusion rules. There is no showing that it was done by the government. We are going to accept the offer of evidence on this particular Article 2. Pero ang depensa mag-o-object pa rin daw. Tingin ng depensa, mas gusto ng impeachment court na ipaliwanag nila ang tugo sa bank account si Corona imbis na basta ibasura lang ang ebidensya. Pero kumpiyansa naman daw ang depensa ang kaya nitong ipaliwanag ang lahat. Ang prosecution naman natuwa sa desisyon dahil malapit na raw lumabas ang katotohanan at mapanagot si Corona. At para naman mapabilis ang takbo ng paglilitis, balak ni Enrile na kausapin ang prosecution at depensa para sa pagdaraos ng buong araw na hearing. Ngayon kasi, ginagawa ito Lunes hanggang Webes, 2 p.m. to Sawa. Ang paanukala ni Enrile, gawin itong Monday hanggang Thursday, 9 a.m. hanggang 12 noon at 2 hanggang 5 p.m. Okay rito ang prosecution. Pero ang depensa, umaalma. Mahihirapan daw sila dahil kailangan nilang ihanda ang kanilang mga testigo at ebidensya sa kada araw ng trial. Di rin daw patas na babaguhin ang patakaran sa gitna ng proceedings. Umaasang maraming matatapos ang impeachment trial bago magsara ang sesyon ng Kongreso sa March 23. Kapag hindi, mabibinbin ito ng mahigit isang buwan at maipagpapatuloy lamang sa May 7 kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso. Tina Panganiban Perez, GMA News.